God, what happened? Mula na si Cassandra sa sarili nang biglang bumagal ang minamalay ng sasakyan. Habang nasa kabaan siya ng Marcos Highway, dinala niya ang sasakyan sa gilid na bahagi ng kalsada bago bumaba at ininspeksyon ng kotse. Muli siyang napamura na makita ang flat ang gulong sa likurang bahagi ng sasakyan. Bakit sunod-sunod ang kamalasan nangyayari sa akin ngayon? Wika niya sa sarili habang nakahalukip-kip at pinagmamasdan ng kotse. Hinuri siya ng mga pulis at muntik nang makulong sa presinto. Pina-freeze ng dati niyang lahat ng credit card niya at bank accounts at ngayon nasiraan pa siya ng sasakyan. Tatlong araw na nakakaraan mula na makumpirma niya na abogado nila na ang daddy niya ang nagpa-freeze ng lahat ng cards niya. Bago raw umalis ng bansa ang kanyang mga magulang, nagbili nito kay attorney Morales na puturin ng lahat ng credit at debit card pati na rin ang bank account niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa ayon sa kanya ng ama. At ang sinabi ng daddy niya kay attorney Morales, ibabalik lang nito ang account niya kapag nakabalik na ang mga ito sa bansa mula sa business deal ng mga ito o kung magtatrabaho siya sa hotel nila. She was very frustrated with her father because he was so unfair to her. Pero nung akala ng amay magagawa siya nitong ikulong sa bahay dahil lang sa pinutol nitong lahat ng accounts niya, then her father was wrong. She always had his cold cash with her. Ngayon nga, pupunta siya ng Baguio para matend sa engagement party ng isa sa mga kaibigan nila ni Sofia. Dapat ay kasama niyang pinsan sa lakad na iyon, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik mula sa Davao. Subalit ngayon, inabot na naman si Cassandra ng panibagong kamalasan ng maflatan ng gulong ang kotse niya. Meron naman siyang dalang spare tire pero hindi siya marunong magpalit ng gulong. At saan siya makakakita ng auto repair shop sa kahabaan ng kalsadang iyon? Wala siyang naging ibang choice kundi ang tumayo sa gilid ng kalsada at magabang ng motorista ang daraan na maaari niyang hinga ng tulong. Napairap siya sa kawalan nang halos kalahating oras na siya nakatayo roon ay wala pa siyang napaparang sasakyan. Madalang kasi ang mga sasakyan dumaraan sa kalsada at puros bus ang mga karamihan sa iyon. Yung mga ilang pribadong sasakyan na dumadaan, puro deadma lang kapag kinakaway niya at pinapara. Seriously? Bakit ayaw nilang huminto sa akin? Naiirit ang tanong niya sa sarili. Pinaypayan niya ang mukha gamit ng kamay at mahinang pumadyak. Nangangarin ang kanyang mga paa sa kakatayo roon. Bukod pa sa pakiramdam niya ay nagmumukha na siyang tanga. Muli siyang nabuhay ng loob ng isang sasakyan ng natanawan niya. Habang papalapit sa kanya isang pickup truck, itinaas niya ang kamay at kinaway-kaway iyon. Gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi nang magpreno sa harap niya ang sasakyan. Subalit mabilis ding naglaho ang ngiting iyon nang bumaba ang salaming bintana ng sasakyan. Bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni William, ang ubod ng suplado, mayabang at antipatikong pulis na walang habasan ng insulto sa buong pagkatao niya. Humalakip-kip siya at matalim itong tiningnan. Halatang talagang sobrang malas ko ngayong araw na to. Anong ginagawa mo sa gitna ng kalsada? Magkasalubong ang kilay na tanong nito. Inikot ni Cassandra ang mga mata. Naghahanap ako ng tutulong sa akin dahil nasiraan ako ng sasakyan. Napahinto siya nang ma-realize ang ginawa. Bakit nga ba siya nakikipag-usap sa walang hiyang pulis na ito? Umalis ka na nga? Matalim na singhal niya. Hindi ako tatanggap ng tulong mula sa iyo. Baka sarip na tulong ang makuha ko, dalhin mo naman ako sa presinto. Isang beses pa niya itong binigyan na nakamamatay ng tingin bago siya tumalikod. Subalit bago pa siya makakabang palayo, narinig niya ang tunog ng bumukas sa pinto ng sasakyan. Kasunod niyon ay ang kamay na humila sa kanya, papasok ng sasakyan. Sa isang iglap, nakaupo na siya sa front seat ng kotse ni William. Hoy! Ilabas mo ko! What the hell? Napahawak si Cassandra sa dashboard ng sasakyan nang bigla iyong humarurot. Put your seatbelt on! Utos sa kanyang lalaki habang diretso nakatingin sa daan at maring nakahawak sa manibela ng sasakyan. Kiniyom niya ang kamay at ang gagalaiting sinapak ito sa braso. Ano bang problema mo? Bakit sinakay mo ako sa sasakyan mo, ha? Ano, dadalhin mo na naman ako sa presinto? Wala akong ginagawang masama. Bahagyang sumulyap sa kanyang lalaki. Tumahimik ka, miss. Mariin pero kontroladong wika nito. Paano ko tatahimik? Sigaw niya rito pabalik. Bigla mo nalang akong hinatak dito sa kotse mo. Bumaling siya ng tingin sa bintana at sinubukang tanawin ang sasakyan niya. Subalit bigo na siyang makita iyon dahil sa turin ng pagmamaneho ng walang hiyang lalaking katabi niya. Ibaba mo ako rito! Singhal niya nang muling ibalik ang tingin sa lalaki. Pakiramdam niya ipuputok ang ugat niya sa ulo sa matinding galit na nararamdaman. Yung kotse ko! Uy!
Ibabah mo ako dito kung ayaw mong kasuhan kita ng kidnapping. Damn! Muli siyang napakapit sa dashboard nang lalo pang mabilis ang takbo ng sasakyan. Kung magpapakamatay ka, huwag mo akong idamay. Pulis ka pa naman kung makapagpatakbo ka ng sasakyan. Damn! Malakas na mura ni William habang pasulyap-sulyap sa side mirror ng kotse. Damn you too! Nanggigigil na sikmat niya. How dare you? Napasigaw siya sa gulat nang umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Yumuko ka! Utos sa kanya ng lalaki. What? Huwag ka ng maraming tanong. Yuko na! Kasabay ng sigaw nito, muling umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Halos manlaki ang mga mata ni Cassandra nang salipan ng side mirror at makita ang isang itim na sasakyan na sumusunod sa kanila. Nakabukas ang bintana niyon at mula roon, nakasungaw ang isang lalaki na siyang nagpapaputok ng baril. Otomatikong napayuko na siya at tinakpan ng kamay ang ulo nang marinig ang ikatlong putok ng baril. Oh God! What is happening? Natataranta ang tanong niya. Nilokob ng matinding takot ang puso niya. Walang dudang sila ang puntirya ng kung sino mang sakay ng itim na kotseng nakasunod sa kanila. Sinong mga iyon? At ano ang pakay ng mga ito sa kanila? Tumingin siya kay William na mahigpit na nakahawak sa manabela habang pasilyap-silyap sa salamin ng sasakyan. Kaya ba napakatulin itong magpatakbo ng sasakyan ay dahil may humahabol dito? At kung alam ni William na may humahabol dito, bakit nakuha pa nitong huminto sa kanya? At bakit isinakay pa siya nito sa kotse nito? Gusto ba ni William na pati siya ay madamay sa kamatayan nito? Ano? Tatahimik ka lang dyan? Hindi mo man lang ba ipapaliwanag sa akin kung bakit ka hinahabol ang bala ng sasakyan sa likuran natin? Tanong niya sa lalaki. Humugot ito ng malalim na hininga. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ha? Kailan pa? Kapag pareho na tayong tinamaan ng bala? Maring ipinikit ni Cassandra ang mga mata. Nagahalo ang takot at matinding galit sa dibdib niya. Hindi ko alam kung anong klaseng pulis ka. Paano managang idamay ang inosenteng tulad ko sa kung anumang gulong kinasasangkutan mo? Bahagyang sumulyap sa kanya si William. Trust me, Miss Gomez. Wala akong planong idamay ka rito. Wala lang akong choice kundi isakay ka sa kotse ko. At bakit naman wala kang choice? Dahil kung hindi kita isinakay, maaabutan ka ng mga taong humahabol sa akin. Mga miyembro sila ng sindikato at di mo alam kung anong kaya nilang gawin sa'yo. Bigla siyang natahimik. Kahit nagpapanik ang buong sistema niya, nagawa pa rin niyang isipin na may punto ang pulis na ito. Kung nagkataong iniwan siya ni William sa gilid ng kalsada, paparahin niya ang kasunod na sasakyan daraan. E paano kung bigla na lang siyang paputukan ng baril ng mga taong sakay niyon? Oh God, kung nagkataon, pala ay baka binawian na siya ng buhay. OMG, I don't wanna die yet. Sigaw niya. Muli siyang napatili ng mabase ang side mirror ng sasakyan ni William pa. Tinamaan niyo ng bala. Damn, hindi pa ako pwedeng mamatay. Gumawa ka ng paraan, Santiago. Ayokong mamatay. Pakiramdam niya nagasgas na ang kanyang lalamunan sa lakas ng boses niya. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo mamamatay. Gamit ang isang kamay, binuksan ni William ang dashboard ng sasakyan. Mula roon ay kinuha nito ang isang baril. Anong ginagawa mo? Nanlalaki mga matang tanong niya. Sa halip na sagutin siya, binuksan ni William ang bintana sa driver's seat. Pagkatapos, silabas ito ang isang kamay na may hawak na baril habang isang kamay ay patuloy na kinokontrol ang manibela ng sasakyan. Napatili siya ng sunod-sunod itong nagpaputok. Kumakabog ang dibdib, nalilingon ni Cassandra ang kotseng humahabol sa kanila. Nakita niyang nabasag ang salamin ng kotse, subalit parang lumabas ang puso niya mula sa dibdib na mapagtantong patuloy pa rin ito sa paghabol. Tinapat niya ang isang kamay sa kumakabog na dibdib. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang Hollywood action film. Kung ayaw mo mabaril, magtago ka. Napapitlag siya nang marinig ang sigaw ni William. Muli siyang yumuko at tinakpan ng dalawang kamay ang magkabilang tenga. Halos 30 minuto siyang nasa ganong posisyon nang humupa ang tulog ng baril. Pwede ka nang maupo ng maayos. Wika ng lalaki. Naupo si Cassandra at sinilip ang rearview mirror. Wala nang humahabol sa kanila. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Nasaan na sila? Di na sila makakahabol. Pareho kong pinasabog ang dalawang gulong ng sasakyan. Sagot ni William. Pinaglipat-lipat ni Cassandra ang tingin sa baril at sa mukha ni William. Ngayong unti-unti nang nawawala ang takot at kaba sa kanyang puso. Napagtanto niya kung gaano kahirap ang ginawa ng lalaki. Para talaga itong lead star sa isang action movie. Tulad ng bidang lalaki, kahit tila napakahirap at halos imposible,
nagawa nitong matakasan ng goons na humahabol dito. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Sigurado mayroon pang susunod na hahabol sa atin. Wika ni William habang diretso nakatingin sa daan. Kailangan natin magtago. Natin? Eh teka, bakit kasama ako? Sa pagkakataong yon, muling nabuhay ang galit niya sa lalaki. Binagalan nito ang takbo ng sasakyan at saka seryosong bumaling sa kanya. Simula nang isakay kita sa kotse ko, responsibilidad na kita, Gomez. Teka, teka! Maring putol ni Cassandra. Anong responsibilidad ang sinasabi mo? Bumuntong hininga ito at inihinto ang sasakyan sa gilid ng daan. Look, hindi ko gustong idamay ka sa gulong kinasasangkutan ko, pero wala na tayong magagawa dahil kasama mo ko. Hindi ko man gustong sabihin pero nasa panganib na rin ang buhay mo. At dahil dyan, responsibilidad kita. Tungkulin ko na proteksyonan ka. Hindi naman ako nakita ng mga humahabol sa iyo ah. Bakit magiging delikado ang buhay ko? Singhal niya. Kung hindi mo alam, may gamit silang binocular at hindi natin sigurado kung nakita ka ba nila o hindi. Paano kung nakita ka nila at hinayaan kitang umalis ngayon? Siguradong hahanapin ka ng mga taong yun. Mataman siyang tinignan nito at bumuntong hininga. Hanggat hindi pa nahuhuli ang nasa likod niyan, kailangan mo na munang sumama sa akin. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Sigurado ka bang ayaw mo akong pababain dahil responsibilidad mo ako? O baka dahil nagagandahan ka lang sa akin? Nagsalubong ang mga kilay ni William. Hindi ko tipo mga party girl at spoiled brat na tulad mo, miss. Ang tanging dahilan kung bakit di kita pwedeng paalisin ay dahil responsibilidad na kita. Wala nang iba. Pakiramdam ni Cassandra ay namula na parang kamatis ang kanyang mukha sa matinding galit na nararamdaman. Pwes, para sabihin ko sa iyo, hindi mo ako pwedeng pigilan kung aalis ako o hindi. Wala akong pakialam kung responsibilidad mo ako, Santiago. Hindi mo naman kailangan na proteksyonan mo ako. Humugot siya ng hininga matapos ang kanyang paglilitan niya. Pagkatapos ay matalim na tinignan ang lalaki. Kung hindi lang masama ang pumatay, baka kinuha na niya ang baril na nakapatong sa dashboard at pinaputukan na niya ito. Bumuntong hininga si William. Sige, bumaba ka kung gusto mo. Talaga? Matalim na inirapan niya ito bago buksan ang pinto ng sasakyan at bumaba. Subalit matapos ang isarang pinto ng sasakyan, sakala niya naalala na wala man lang siyang dalang kahit na anong gamit. Naiwan sa kotse ang wallet sa cellphone niya. Para niya mababalikan yun kung wala siyang hawak na nisingkong barya. Ni wala siyang kaideideya kung nasa lugar na sila. Muntik pa siyang mapahawak sa dibdib niya nang iikot niya mga mata sa kalsada at mapagtantong na sa gilid sila ng bangin. Humugot si Cassandra ng malalim hininga at muling binuksan ang pinto ng kotse ni William. Akala ko ba hindi ka sasama sa akin? Nakakunot ang noon nito habang bahagyang nakataas ang isang kilay. Matalim niya itong inismiran bago sumampa sa front seat. Ihatid mo ako sa kotse ko, utos niya. Umiling ito. Hindi tayo pwedeng bumalik. Pero nandun ang cellphone at wallet ko. Kailangan ko yun. Sumulyap si William sa kanya, saka muling pinapaandar ang makina ng sasakyan. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako sa presinto para ipakuha yung kotse mo. Marahas na nagbuga siya ng hininga. Sige, doon mo na lang ko ihatid sa Pangasinan. Hindi pwede. Mariing tanggi nito. Binigyan natin ng pagkakataong umalis dahil yun talaga ang gusto mo. Pero dahil sumakay ka uli sa kotse ko, wala ka ng ibang pagpipilian, kundi ang sumama sa akin. Ha? Singhal ni Cassandra. Kung alam ko lang na ganito mangyayari, hindi sana ako pumayag na sumakay sa kotse mo. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Kasalanan mo ito eh. Napakamalas ko talaga simula na makita kita. Napagbintangan akong drug dealer. Muntik ako magulong. Napagalitan ako ng daddy ko at kanina. Muntik na ako mamatay. Lahat yun kasalanan mo. Huwag mong isisisi sa akin ang lahat ng yan. At kanino ko naman yun isisisi? Sa'yo lang. Sinilyapan siya ni William. Unang-una, kung hindi ka sana nagpupunta sa mga bar, hindi ka mabibintangan at madadala sa presinto. At pangalawa, kung hindi ka nakatayo sa gilid ng kalsada, hindi kita hihintuan at isasakay sa kotse ko. So you are asking me to blame myself? She hissed. Ikaw na rin ang nagsabi niyan. Nagkibit balikat ito. Hindi na napigilan ni Cassandra ang sariling hampasin ng braso nito. I hate you. I hate you so much. Nakakainis ka. The feeling is mutual, Gomez. Kulot noong lumingon ito sa kanya. Isa pa, ayoko ng maingat parteng babae. Kaya habang kasama mo ko, itiko mo yung bibig mo. Ah, ganun. Maarteng pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Pwes, humanda ka sa akin, Santiago. Habang magkasama tayo, magtitikman mo kung gaano ka arte isang Cassandra Gomez. Sagada?
Anong klaseng lugar to, Santiago? Maarteng tanong ni Cassandra kay William na makita niyang malaking signage na Welcome to Sagada, sa lugar na nadaanan nila. Nang ibaba niya ang bintana ng front seat, nabigla siya nang nanood sa kanyang balat ang matinding lamig. Mabilis niyang isinira ang bintana at bumaling sa kasama. Sagada? Bagyo ba to? Wala tayo sa Bagyo, sagot nito. Nandito tayo sa Sagada Mountain Province. Kumpara sa Bagyo, mas malamig ang klima ng temperatura ng lugar na to. Sa lubong ang mga kilay na iniikot niya ang tingin sa paligid. So what now? Dito tayo sa lugar na to magtatago? Bakit di na lang sa Bagyo? Hindi niya masyado makita ang labas dahil bukod sa madilim ay natataburan ng fog ang paligid. Kung kanina pagwari niya nasa isang action movie sila, ngayon naman tila nasa isang horror film sila. May bahay kami sa Bagyo, pero may posibilidad na alam na rin ng mga humahabol sa akin ang impormasyong yun. Kaya hindi tayo pwedeng pumunta ron. Mas ligtas kung dito tayo sa Sagada. Hindi tayo basta-basta mahanap ng mga humahabol sa akin. This place is kind of creepy, maarteng sagot niya. Niwala mo lang ako makitang tao. Bakit ganun? Gabi na kasi. Nakasanayan ng mga tao rito na hindi lumabas ng bahay pagsapit ng gabi. What? Sarkastiko siyang tumawa. Mga sinaunang tao ba nakatara dito? Magdahan-dahan ka nga sa pagsasalita, Gomez, saway ni William. Matalim na inirapan ito ni Cassandra. Sasabihin ko kung gusto kong sabihin, Santiago. Nalukot ang mukha niya. Hindi ko kaya magtagal sa lugar na to. May hotel ba sa liblib na lugar na to? Siya na rin ang sumagot ang sariling tanong, nang may maaninag siyang mga ilaw na nagmumula sa ilang matataas na gusali. Mula sa itaas niyo, nakita niya ang pangalan ng mga hotel. Oh, thank goodness! May hotel! Bulalas niya. May shopping mall at bar din naman kaya rito? Walang mall at bar dito, sagot ni William. At kung meron man, sa tingin mo ba, papayagan kitang pumunta? Bukod sa wala kang pera. Kasalanan mo kung bakit wala akong hawak na pera ngayon, kaya responsibilidad mo rin na bigyan ako. Nakataas ang kilay ng putol niya sa sasabihin nito. Umiling ito sa kanya. Hindi tayo nagpunta rito para maglakwat sa Gomez. Huwag mong kalimutang nandito tayo para magtago. Ha? So ano? Ikukulong mo ako? Tumahimik ka, Gomez. Sinabi ko na sa'yo, ayoko ng maingay. Nagtitimping putol ni William. Hindi mo ako kayang patahimikin, Santiago. Matapang nasagot niya. San ka ba pinaglihin ng mga magulang mo? At ganyan kagaspang ang ugali mo? What? Bumuntong hininga ito at umiling. Wala. Masyado ka mataray. Mahina naman pala ang pandinig. Hoy, anong sinasabi mo dyan? Pakiwari ni Cassandra ay nag-init ang magkabila niyang tenga sa narinig. Anong mahina ang pandinig? Hindi ko lang naintindihan kung anong sinabi mo. Muli niyang kinuyom ang kamay. Ilang beses pa siyang makakatikim ng panlalait mula sa lalaking to. Stop it, Cassandra. Paalala ng isang bahagi ng isip. Huwag mong ipakita sa kanya na naggagaliiti ka sa galit. It could be the other way around, Cass. Siya dapat ang mainis sa'yo. Bumuntong hininga siya at control ang nararamdamang galit. Hindi siya nagsalita hanggang sa inihinto ni William ang sasakyan sa tapat ng isang hotel. Isuot mo muna ito bago tayo bumaba. Bumaling si Cassandra kay William na makitang inabot nito ang isang itim na spare jacket. Hindi na, sanay ako sa lamig. Naka-ismed at tanggi niya bago buksan ang sasakyan. Subalit pagbaba niya ng sasakyan ay halos mapamura siya nang manood sa buong katawan niya ang malamig na temperatura. Oo nga at sanay siya sa lamig dahil madalas siya nagbabakasyon sa mga malalamig na bansa. Subalit nakalimutan niya na sleeveless blouse at maong shorts lamang ang suot niya. Niyakap niya ang sarili at may nanagmura. Here! Masyado talagang matigas ang ulo mo. Naramdaman lang niya isang jacket na yumakap sa kanyang katawan. Nagangat siya ng tigin kay William na marinig itong pumalatak. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo? Iningusan niya ito. Ano bang pakialam mo? Muli niya itong inirapan bago humakbang patungo sa entrance ng hotel. Subalit naabutan din naman siya ng lalaki. Bago ko makalimutan, mahinang wika ni William. Kung sakaling tanongin kay receptionist, huwag mong ibibigyan totoong pangalan mo. Pinagtaasan niya ito ng isang kilay. Eh kung ayoko? Bago ipagta makasagot, inunahan niya na ito makarating sa front desk. Good evening, ma'am. Bati sa kanya ng babaeng receptionist. Matamis na umiti ito sa kanya bago binaling ang tingin kay William, na ngayon ay nasa tabi na niya. Good evening, sir. Welcome to Sagada. Hindi napigil ang magtaas ng isang kilay ni Cassandra sa kanya. Good evening. Lang, pero pagdating kay William, may kasama pang welcome to Sagada? Miss,
Two rooms, please. Wika nito sa kaharap nilang babae. I'm sorry, sir. We only have one room that's available right now. One room with two single beds. Sagot ng receptionist. I won't share a room with you. Mataray na bali niya kay William. Di niya kaya makasama ang Santiago na ito sa isang kwarto. Kahit nga sabihin pang magkahiwalay naman ang kami nila, no freaking way. Bumaling sa kanyang lalaki. Doon tayo sa kabilang hotel. Teka! Tumingin siya sa receptionist ng isang ideyang nabuo sa kanyang isip. We will take the room, miss. Hindi ba't nasabi niya kanina na habang magkasama sila ni William, ipapakita niya dito kung gaano siya kaarte at magagawa niya iyon kapag magkasama sila sa isang kwarto. Kunot noong nilingon siya nito. Sigurado ka? Sigurado kang kaya mong makasama sa isang kwartong lalaking yan? Tanong ng isang bahagi ng kanyang isip. What if he took advantage of you? Nakalimutan mo na ba? Sinabi mismo ng walang hiyang lalaking yan na hindi kanya type? Matabang na sagot niya sa sarili. Nagtaas lang si William ng isang kilay bilang sagot bago bumaling sa receptionist. We'll take it. Ulit niya. Sige po, may I know your name, ma'am? Mabilis siyang nag-isip ng pangalan. Tiffany Valdez. Sagot niya. How about you, sir? His name is Bartolome Batumbakal. Nakangising sagot ni Cassandra. Lumingon siya kay William at lalong napangisi na makita ang pagsasalubong ng mga kilay nito. Oh, what's wrong, Bartolome? Halos matawa siya habang binibigkas ang mabahong pangalan na iyon. Oh, sorry. Ayaw mo nga palang binabanggit ko ang pangalan mo sa iba. Nanunoy ang wika niya. Gusto niyang tumawa ng malakas na makita ang pag-igting ng mga panga nito. Ganito palang pakiramdam na makaisa sa lalaking to. By the way, sir, your name is quite unique. It's kind of cute. Nakangiting wika ng receptionist. Thanks. Bahagyang umiti si William sa kaharap ng receptionist. Matalim na tinignan ni Cassandra ang receptionist na abot hanggang tenga ang ngiti. Sir and ma'am, if there is anything you need, you can just call us. Enjoy your stay. Okay, thank you, miss. Isa pang beses na umiti ang katabi sa kaharap nilang receptionist. Hindi napigilan ni Cassandra ang sarili. Mahina niyang hinampas ang front desk at matalim na inirapan na nagulat receptionist bago tumalikot at diretso naglakad patungo sa elevator. Ang tuwang naramdaman kani-kanina lang ay mabilis na napalitan ng matinding inis. Ang kapal ng mukha ng receptionist na yun. Sinira na nga nitong pang-asar niya kay William. Kung makangiti pa ito sa lalaki, tila wala ang binata na ang pinakagwapo na nila lang sa buong mundo. Isa pa ang Santiago na yun. Pagdating sa kanya, napakasuplado at napakasungit nito. Samantalang bakit sa receptionist ay nagagawa nitong umiti ng ganoon? At dalawang beses pa yung ginawa ng lalaki. Stop being so childish, Gomez. Salubong ang kilay na wika ni William nang abutan siya nito sa elevator. Hindi ko nagustuhan yung ginawa masarap ng receptionist. I don't care, Santiago. Matarin na sagot niya. I will act the way I want to. Nobody can control or stop me. Pinanood niya kung paano ito marahas na bumuntong hininga bago nag-igtingan ang mga panga. Hindi ko alam kung kaya ko makasama sa isang kwarto ang babaeng kasintigas ng ulo mo. Sa pagkakataong yun, unti-unti naman siyang napangisi. Bakit naman hindi mo kaya? Hindi mo naman ako type, hindi ba? Surely, hindi mo ako pag-iinteresan. Hindi kita pag-iinteresan, Gomez. Muli siyang nainsulto sa sagot ni William. Subalit sa pagkakataong iyon, kinontrol niya ang emosyon. Alam mo bang ikaw lang ang tayong lalaking nang iinsulto sa akin? Ikaw lang ang tayong lalaking hindi nagpakita ng interes sa akin. Humalukip-kip siya at sumandal sa dingding ng elevator. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka bakla ka. Umangat ang isang kilay niya. Are you gay, Chief Inspector Santiago? Mabilis na nagsalubong ang mga kilay ni William. Kitang-kita niya kung paano muling nag-igtingan ang mga panga at kumuyom ang kamay nito. Siguro kaya ka nagpulis ano? Nangaasa na pagpapatuloy ni Cassandra para pagtakpan ang kabaklaan mo. Shut your mouth, Gomez. Putol nito. Make me, Santia. Sa pagkakataong yun, napahinto siya sa pagsasalita dahil sa biglang paglapit ni William sa kanya. Itinuko nito ang magkabilang kamay sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. At tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Cassandra na huminto ng elevator, subalit di siya makaalis dahil nakakulong siya sa pagitan ng dingding at ni William. Halos isang dangka lamang ang pagitan nila mula sa isa't isa at hindi niya maintindihan kung bakit nang salubungan niya ang mga mata nito, tila nawalan siya ng kakayahang magsalita. Pakiwari ni Cassandra ay hinalukay ang buong kaluluwa niya
sa malalim at mariing titig ng lalaki. Unti-unti pang inilapat ni William ang mukha nito sa kanya. Ang buong akala niya hahalikan siya ng lalaki. Subalit bumaba ang mukha nito sa gilid ng kanyang tenga. Hindi ako bakla. Mahina ngunit mariing balong ito. Kahit hindi niya gusto ay napapikit siya nang maramdaman ang mainit na hininga ng binata. Nang marahang dumampi ang mainit at malambot na mga labi nito sa punong tenga niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya. Huwag mo nang hintayin, napatunayan ko pa sa iyong bagay na yan. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin, Gomez. Lumayo sa kanya si William at walang salitang lumabas ng elevator. Samantalang siya'y naiwang nakatulala. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Bakit ganun? Bakit sobrang lakas at bilit sa tibok ng kanyang puso? Huwag ka munang matulog. Hintayin mo muna in order kong pagkain. Bahagyang nag-angat ang tingin si Cassandra kay William. Nakaupo ang lalaki sa may sofa habang inaayos at tinalabas sa mga laman ng malaking traveling bag na dala nito. Hindi naman ako naguguto. Malamig na sagot niya bago mabilis na iniwas ang tingin sa lalaki. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Matapos ang nangyari sa elevator, di na niya kayang salubungin ang mga mata ni William. Pagpasok kaya sa loob ng hotel room nila ay hindi pinansin ng lalaki. Dumiretso lang siya sa isang kama at naupo roon. Bahala ka! Wika nito. Kasabay niyon ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Tumayo ito sa harap niya. Ipinatong ang ilang piraso ng damit sa ibabaw ng kama. Gamitin mo muna yan ngayong gabi. Bukas na tayo bumili ng damit mo. Tumango lang si Cassandra bago sinilyapan ang ilang jacket, bonnet at scarf na nakapatong sa kama. Nang tumalikod si William, sinundan niya ito ng tingin. Dumiretso ito sa loob ng banyo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Gusto niyang tarayan at singhalan ang lalaki, subalit hindi niya magawa. Sa halip ay bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing mag-aangat siya ng tingin at tangkang sasalubungin ang mga mata nito. Hanggang ngayon nga, hindi pa rin humuhupang abnormal na tibok ng kanyang puso na dulot ng ginawa nito sa elevator. Ipinikit ni William ang mga mata at isinandal ang ulo sa headboard ng kama. Nang dumilat siya, tumambad sa kanya ang hubad-barong katawan ni William. Her eyes grew wide while her eyes roamed along his naked torso, broad shoulders, chiseled chest, six-pack abs. He looked like a model who just stepped out of the popes of a magazine. Napanunok siya na ibaba ang tingin sa V-line nito. He was so damn sexy. Stop looking at him, Cassandra. Saway na isang bahagi ng kanyang isip. Pinilig niya ang ulo at parahang sinabunutan ang sarili. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Cassandra? Galit ka sa lalaking yan. Kasalanan niya kung bakit tapadpad ka sa liblib na lugar na to. Kaya wag mo siyang purihin. Huminga siya ng malalim at sinubukang alisin ang tingin sa katawan ni William. Subalit ilang segundo lang ang nakalipas, muli na naman siyang ibinlik ang tingin sa katawan ng lalaki. Gusto na niyang sabunutan ang sarili. Seriously? Hindi naman ito ang unang beses na nakakita siya ng magandang katawan ng lalaki. Pero bakit iba ang epekto sa kanya na isang to? At bakit ba kasi walang suot na pang itaas ang lalaki? Hindi ba ito nilalamig? At ikaw, wala ka bang planong alisin ang titig mo sa kanya? Kastigo ng isip niya. Marahil ay kailangan niyang sampalin at sabunutan ang sarili para bumalik siya sa katinoan. Subalit napakunot noon si Cassandra nang mapansin ang pag-agos ng dugo sa kaliwang bahagi ng braso ng lalaki. May sugat ito. May sugat ka. Nag-aalala ang bulalas niya. Kailangan mong madala sa ospital. Humugot ito ng malalim na hininga. Hindi na kailangan. Daplis lamang ito. Mababaw na sugat lamang. Nilagpasan siya nito at tumiretso sa sofa. Mabilis na sinundan niya ang lalaki. Kahit na, kailangan pa rin magamot iyan. May first aid kit akong dala rito. Mula sa malaking bag, nilabas ito ang isang first aid kit. Hinawakan ni Cassandra ang kamay ni William at sinuri ang sugat. Hindi naman yun ganoon kalalim. Tama ito sa pagsasabing nadaplisan nga lang ng bala ang braso nito. Hindi niya napansing may sugat ito dahil may suot na itim ng jacket ang lalaki. Bukod pa roon ay parang tila wala itong sugat kung umasta. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong ni William. Magkahalong pagtataka at gulat ang mababasa sa mukha nito. Ako na ang gagamot ng sugat mo. Wika niya. Hanggang ngayon hindi pa rin humuhupa ang mabilis na tibok ng puso niya. Subalit sa sitwasyon ni William ay hindi niya dapat pairalin ang paghuhurumintado ng dibdib. Kailangan niya itong gamutin.
Bago pa sumagot ang lalaki, binuksan na niyang first aid kit na nakapatong sa wooden coffee table sa harap nila. Kompleto ang mga gamot at panlinis ng sugat na naroon. Hindi mo na kailangan gawin to, Gomez. Pigil sa kanya ng lalaki. Kaya kong gamutin ang sarili ko. Sinalubong niya ang mga mata nito at binaliwala ang paghuhurumintado ng puso niya. Hayaan mo na ako, Santiago. Huwag kang mag-alala. Marunong ako. Natuto si Cassandra ng first aid treatment noong high school dahil madalas siya sa klinik na eskwelahan nila noon. Natatandaan pa niya na tuwing may bakanteng oras siya, pumupunta siya sa klinik, hindi para magpa-check up kundi para panoorin ang ninang Lucy niya na siyang school doctor nila. Nalilibang siya at naaaliw habang pinagmamasdan ito sa panggagamot sa mga pasyente. Tuwing wala ang nurse sa klinik nila, nagbobolontary pa siya na maging assistant ng ninang niya. Tuwing nagkakaroon ng sakit o nasusugatan ng kanyang mga kaklase, siya ang unang tumitingin sa mga ito at nagdadala sa klinik. Tuwing nahakakita siya na may sakit o kaya naman ay taong nasugatan, hindi niya mapigilan ang sariling mag-alala at alamin ang kalagayan ng mga ito. Tulad na lamang ng napilayan sa pagsasayaw, ang mortal enemy niya nung high school na si Nadia. Magkaaway sila ng babae at nagtatarayan. Subalit ng maaksidente ito, siya pa ang unang lumapit sa babae. Oo, kilala siya bilang mataray, subalit nawawala ang katarayan niya tuwing nakakakita siya ng taong may sakit o nasugatan. Kanina, nang makita ni Cassandra ang sugat ni William, ang unang pumasok sa isip niya ay ang gamutin ito. Parang biglang naglaho ang galit niya sa lalaki at ang tanging na ibabaw ay ang pagnanais na gamutin ang sugat nito. Nang hindi sumagot si William, sinimula na niyang gamutin ang sugat. Alam kong masakit to, tiisin mo na lang. Wika niya habang maingat na binubuhusan ng antiseptic ang sugat. Narinig niyang malalim na paghugot ito na hininga. Sanay na ako sa sakit. Gusto niyang mag-angat ng tingin para makita ang mukha nito. Subalit nag-aalala siyang kapag ginawa niya iyon, ay lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi magamot ng maayos ang sugat. Kaya naman, nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa sugat ng lalaki hanggang sa matapos siya sa ginagawa. Okay na, wika niya. Uminom ka ng gamot para maging mabilis ang paggaling. Tumayo siya at mabilis na tumalikod. Sige, matutulog na ako.